Yo, what's up mga kasindero? Welcome back sa ating channel. At mayroon na naman akong isi-share sa inyo. Ito, mag-share ulit ako sa inyo. Ito ay Toyota Sequoia 2016 model. At yun na nga. Chinek ko yung kanya mga spark plug. Basang-basa ng fuel. Basang-basa ng gasolina. Tinanggal ko yung mga spark plug niya. 8-cylinder ito eh. Tinanggal ko yung mga spark plug niya, tapos nilagyan ko siya ng luma na spark plug na pwede pa naman. Tapos in-screenan ko ng tatlong beses ko siyang screenan. Pagtanggal ko uli nung spark plug, basang-basa na naman ng gasolina. Kaya ayun ang ito-troubleshoot natin. Ito-troubleshoot ko uli. At pag in-start nga pala ito. Ayan, pag in-start natin, pag ini-start, ganyang kakapal yung usok. Yan. So yun na nga, ang hinala ko mga kasindero ay kalas boy, sukran. Pina-start ko sa ating mechanic. Ang hinala ko, yung kanyang mga injector, wala ng control. Naka-open na lang palagi yung kanyang yung pulse. Lagi nag-i-spray na palagi yung mga injector, hindi na siya bumubuga-buga. Tatanggalin ko yung mga injector, yung isang buo, tapos ibabaliktad natin, tapos i-start natin para makita natin kung nagpa-pulse siya o yung dire-diretso na lang yung buga ng gasolina. Wala nang control. Kaya ayun. Tatanggalin ko muna yung mga injector. So tinatry ko na sana mga kasindero. Tinatry ko na sana tanggalin yung buong injector na yan. Ang kaso nga pala yung injector niya, yung kada injector niya wala siyang lock. Nag-ano lang siya dahil nakatornilyo siya rito sa ibabaw. Kaya hindi nahuhugot. Hindi natin matitesting na tanggalin ito at ibaliktad. So ang gagawin na lang natin, titingnan natin yung pulse dito ng kuryente. Dapat may pulse siya. Yung power niya dapat 12 volt steady. Tapos yung pinaka-ground niya dapat nagpa-pulse siya. So yun na nga, ibabalik ko na ito. Hindi pala pwede yung aking naisip na idea, hindi obra. Kaya magtitinangal lang tayo dito sa pulse. Lalagyan natin ng test light. So ibabalik ko na ito mga to. Ay, hindi ko naisip yun. Ay, hindi ko rin nakita kasing yun, wala siyang lock. Nakano lang siya, yung naiipit lang siya nito. Iniipit lang yung nitong bar na ito. Ay, nako. So balik natin. Yun, at may maliwanag na nga mga kasindero, nag-provide na tayo ng ilaw, yan. So ayan nga mga kasindero, dahil nga hindi na natin matitesting yung mga injector na nakabaliktad siya, na nakatanggal doon sa kanyang mounting, titingnan na lang natin yung pulse. So titingnan natin, una munang natin kukuhanin yung power. Hanapin muna natin yung power dito. Kailangan i-on yung susi. Pag na-on na yung susi, itong crocodile clamp, ilalagay ito sa negative. Tapos, hanapin natin dito kung alin yung power niya. Gumamit tayo ng nitong aspili dahil maliliit yung kanyang terminal. Yan. Hanapin natin yung kanyang power. Yan. Itong dito sa taas na lugar, dito sa taas, wala siyang power. Ayan. Yung isang linya na yun buo, wala. Dito tayo sa kabila, yun, sa bandang baba nandun yung power niya. Yung apat na terminal, ayan, nandun yung power. So maglalagay tayo, dito na tayo magkukuha ng, dito natin hahanapin yung pulse. Dito sa taas. Ayan. Kailangan i-start yan. Pero lagyan na lang natin ng wire.
para pwede kong i-start doon sa taas, sa loob. Lagyan ko muna ng wire. So yun nga mga asindero, lalagyan ko muna ng wire ito para hindi na natin kailangang hawakan yung T-slide. Lalagay natin ganyan. Tapos ilalagay natin doon sa aspilin na nilagay ko dito sa pals, sa lugar ng pals. Yan. So titingnan natin yan kung magpapals siya. At itong crocodile, ilalagay natin sa positive. Sa positive natin ilalagay power. Tapos, boy, take that wheel start. Buti na lang may tao rito. So we start bus. Titingnan natin kung magpapals yan. Magbiblink dapat yan. Yun. Yala, sabi. Yan. Nagpapals naman siya. Aywa, kalas boy, kalas. Bus. So, kalang, syukran. Eh. Oh, tani mara boy, tani mara. Digiga ha. Tingnan natin yung iba. Yung iba. Yan. Yala, sabi. Yun. Meron siya. Oop! Bas! So, nagpapal siya. Okay siya. Ibig sabihin, kumpleto yung kanyang power tsaka yung pulser. So, pwedeng naka-open na lang yung mga injector. Ito nga pala mga kasindero yung ano, yung mga spark plug niya oh. Oh. Basang-basa siya ng gasolina. Doon to sa right side. At yung sa ito naman sa left side. Ganun din. Ganun din yung apat. Ayun, basang-basa din siya. Oh. Basang-basa rin ng gasolina. Lunod siya eh, kaya hindi siya maandar eh. Tapos yung kanyang yung usok sa tambutso niya maputi. At amoy na amoy ng gasolina. Yun na nga, lunod siya ng gasolina. Sobra-sobrang gasolina ang nasa ano. At yun. Nung in-scan ko ito, ang lumabas sa kanya yung mga oxygen sensor sa taas. Kasi apat yan eh. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. Left and right na oxygen sensor sa taas. Lumabas. So yun. At so ito na nga mga kasindero, natanggal ko na yung apat na injector. Ay injector. So wala nga siyang ano, wala siyang lock dito. Yung iba kasing mga injector may mga lock yan dito eh. Kaya pwede mo siyang i-ano. So natanggal ko na. Pupunta ako doon sa kabilang branch kasi may machine kami doon na ano panglinis ng injector o pang test ng injector yung machine. Pupunta kami doon sa kabilang brand. So yun na nga, dadaling ko to, ito na lang dadaling ko at ititesting natin doon, titestingin ko doon. So yun, ito nga pala yung ano mga kasindero, exit 26. Exit 26 ito pagdating sa dulo, nandun yung diary. So nandito na ako sa brand 26. At may hello. Pilipino rin. Anong nisan ka? Oh, sa alignment. Sa alignment siya. Sa ipapatesting nga natin, ito yung ating ito yung ano rito, tawag dito. Yung machine na mag-aano ng injector. At ito nakasama ko to dati si Isisbo. Ovinas. Ovinas. Ayun, nakasama ko to at may vlog kami nito nung sa ano sa Kia. Awol Kia, Sirato. Yung sa ABS. So, yan. Siya ang mag anong dahil mahirap mabasag ito mga kasindero. To. Lahat ano yan eh.
tube, bote, salamin pala, glass. Kaya delikadong mabasag. Sasalpak yan dito. Yan. Maya, titingnan natin. Mga pilang bakwes. Yun, may connector. May connector ba? Hiwala yung kanyang connector kaya isisintro mo pa. Nabagay, tama ito para ano yung kahit versatile ba yun? Kahit saan kahit saan injector pwede mo siyang ilagay. Yan. Papatesting natin. Chup, hada buwaji alatul iji. Pinjin. Ay, talata maraba sana yung start. Ba din, alatul. Pinjin siya da. Likin less. Tama niya, injector, sim-sim kita. Talo, tama niya buwaji alatul iji mo. Ay, iji. Alatul iji, pinjin. Moya na hada pinjin. La, pinjin. Pinjin akit? Eh. Ano, chup, hada sera. Hada iji, hada moya. Chup, hada makina. Ah. Mapimus kala sabi tandip basada. I-set up muna natin mga kasindero. Hindi siya pantay dahil nung una hindi siya sabay-sabay na nagkaroon ng pulse dahil nagluloko nga yung kanyang ano. Iayos muna natin yung ano. Ayusin muna yung mga connector bago natin pakakawalan lahat yan. Tapos umpisahan natin uli. At ayun na nga mga kasindero, na patesting ko na yung ano, injector, at pauwi na nga ako. Pauwi na kami. At magsasara na kami. Pagka Webes kasi ano lang kami, hanggang alas 8 sarado na kami pag Webes. Di ako makita, di ako makita yung aking kagwapuhan ha. Ito na nga mga kasindero, nandito na ako ulit sa shop namin. Nandito na ako sa aking ginagawa. At sa Sabado, magpapanibagong trouble ako. Dahil bakit? Tawag dito, na di ko lang kasi alam yung ano, di ko alam yung machine na yon kung bakit ganun na 3 minutes na pagpa-process ng machine, umabot na kalaad ng 60.5 ml yung kanyang ano, ang dami. Parang di kaya sobra-sobrang bigay ng gasolina nitong injector. Di ko lang alam, di kasi alam yung ano na yun eh. Di ko alam yung machine na yun. Kasi nga nagpalit na nga ako ng spark plug bago, tuyo. Bakit? Tatlong beses ko lang kirinangking, basa na naman siya uli yung mga spark plug. Ayan, basa na naman ng gasolina. So yun ang ano ko, na sobrang bigay ng gasolina. So yun na nga, sa Sabado magto-troubleshoot uli ako. Baka tingnan natin yung ano, yung mass airflow. Tama ba yun? Mass airflow. Manifold absolute pressure. Hindi. Intake air temperature. Dalawa kasi yun. Ayun. Mass airflow. Mass airflow. MAP. Yun, yung mass airflow nga. Ay nako. So yun na nga tatry kong mag troubleshoot doon sa map mass airflow, yung sa mass airflow niya. Ayun, sa Sabado. So sa Sabado ko na lang ulit ito, ano? Magsasara na kami. Tayo. So binalikan na nga natin mga kasindero tong ano. Compression test natin.
Sabi boy? Ayaw? Bas? Maganda naman yung kanyang kompresyon. Yung apat na cylinder dito sa kabila. Malamang saka doon sa kanan na okay rin. So, mayroon pa tayo isang option. Magtatanggal tayo ng oxygen sensor. Tatanggalin natin yung oxygen sensor. At ito rin na obserbahan ko mga kasindero. Yung tinanyitang butso. Basang-basa ng ano, basang-basa ng gasolina. Oh. Pambira yan. Itong kabila okay lang kasi silyado yung kanyang ano. Ito medyo may ano pero lumalabas yung anong gasolina. Oh. Umuusok pero hindi na andar. Ito ang naobserbahan ko mga kasindero. Yung kanyang gasolina, hindi siya normal eh. Hindi ganyan ng ano eh. Hindi ganyan ng unleaded eh. Parang kerosene ang naikarga rito sa sakyan na to. Kaya hindi nasusunog. Patay tayo dyan. Iba yung kulay eh. Tingnan muna natin. At ayun na nga mga kasindero. O tingnan nyo, may pagkakaiba siya oh. Yung kulay. Ito malamang ko nahaluan ng anong kerosene eh. Kaya hindi siya nasusunog eh. Siguro mas maraming kerosene na ilagay dito eh. Ito yung original na ano, kulay ng unleaded oh. Oho. Pambihira, pinahirapan ako nito ha. Kaya pala saglit lang basa kaagad yung spark plug. Oh. Tapos ang puti-puti ng usok ng ano, tambutso. So yun, mag-ano tayo, mag-i-improvise tayo ng ano. Mag-i-improvise tayo ng fuel pump, ilalagay natin sa labas tapos paandarin natin. Lalagyan natin ng original na tawag dito, gasolina. Malamang ibababa muna yung tanke para tanggalin yung gasolina luma tapos lalagyan ng bago. So yun. Pambihira. Oh, kita naman sa ano, diferensya ng kulay ng gasolina. Baka nga krudo pa na ilagay dyan eh. Kasi ang kerosene yung maandar din naman eh. Tapos, ganito. Ganito pa, na-observahan ko ganito. Oh. So, ito yung original na gasolina. Ito. At tingnan nyo ng kulay oh. Ganito oh. Ito yung original na gasolina. Lagyan mo ng ano yung daliri mo. Tuyo ka agad. Oh. Tuyo. Ito. Hindi siya natutuyo oh. So yun, sa gasolina nga, nakargahan ng, di ka nais na fuel. So yun, aalin ko muna yun, tapos isi-set up ko muna yung fuel pump na improvise. Tapos yun na nga, tatry natin. So ayan mga kasindero, naset upan ko na ng fuel pump sa labas. Ayan. Rerektahan muna natin ng gasolina.
Nakakabagtaka nga. Ayan, oh, tinan ito eh, gasolina yan. Ayan, oh. Ang tagal matuyo, oh. Nahaluan ng diesel yung kanyang fuel. Ah, tagay ka. Yala, start! Yun! Kumantan na mga kasindero. Pampihira! Tapi! So yun na nga mga kasindero, yun ang problema. At nababa na nga natin mga kasindero yung tangke at ginagamitan natin ng submersible pump. Sinasalin natin doon. So yan yung ating ano. Ito pag maglalagay ko nito, lalo't naka-open yung gasolina, ingatan ninyo na huwag mag-spark yan. At delikado mag-trigger yung apoy. So yun. So yun ang mga kasindero, umandar na yung makina. Ayan o. Oh. Umandar na siya. Okay na. May mayari o. Oh. Hindi mapakali. Hindi mapakali. Saya na nga mga kasindero. Yang usok na yan, yung mga tira-tira na lang yan, tira-tirang diesel yan. At so yun na nga mga kasindero, tapos na yung sasakyan. At nawa ay may na-share din ako sa inyo. Alam niyo mga kasindero, yung ano noon, yung may kasalanan doon, yung driver. Hindi siguro yung gasoline boy. Kasi siyempre, driver, alam niya kung anong ikakargang ano, 'di ba? 91, 95. Tapos yung ano, yung machine ng diesel eh, bukod hindi kagaya dito sa Saudi, ang machine ng ang bomba ng diesel sa gasolinahan, bukod doon sa ano, bukod doon sa mga bomba ng mga gasolina. Kaya yung driver ang may problema nun. Driver nagkamali ng pakarga. Diesel lang na ikarga nga pala mga kasindero. Hindi kagaya nung una kong sabi na kerosene. Kasi kung kerosene ang naikarga, aandar dapat ang sasakyan. Pero mausok o mabaho yung amoy ng usok. At so yun na nga mga kasindero, yun ang ating i-share sa inyo. Toyota Sequoia 2016 model. So yun na nga mga kasindero, shoutout na lang sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong mga panonood. At dahil sa inyong mga panonood hindi pa nagsasara yung aking channel. So yun na nga mga kasindero, maraming salamat, shoutout na lang sa inyong lahat. Bye-bye po and God bless sa inyong lahat.